Sa lugar ng Dilasag Aurora, mayroong isang lalaking naninirahan doon na tinatawag nilang Antingerong Lasinggero. Ang kanyang pangalan ay Leon, kasing bangis ng kanyang pangalan ng kanyang katapangan pagdating sa pakikipaglaban sa iba't ibang nilalang na hindi pangkaraniwan. Biyudo na si Leon dahil na maalam na ang kanyang asawa nang dahil sa isang aswang at ang pagkamatay ng kanyang asawa ang dahilan kung bakit naging isang antingero ito. Noon kasi matino at walang bisyo si Leon, tanging nakatutok lamang ito sa kanyang pamilya at pagtulong sa kanyang mga kababaryo. Ngunit nang minsang may tinulungan si Leon na isang buntis na pinabalik-balikan ng mag-asawang abwak, ay doon na nagsimula ang lahat. "Paring Leon, napapadala sa ata ang pagtagay mo. Baka naman dalawin ka niya ng misis mo." Pabirong tura ni Cupra kay Leon. Si Cupra ay matalik na kaibigan ni Leon at saksi sa lahat ng pinagdaraanan nito. "Hay nako, mas maiging ang dalawin ako ni misis sabay matagal ko na siyang nais makita. Pero kahit sa panaginip ay hindi man lamang niya ako dinadalaw." Tugon naman ni Leon kay Cupra. "Abi, paano ka dadalawin? Eh puro na lamang yata alak ang laman ng iyong isip. Ni hindi mo nga maalala na linisin man lamang yung punto ng asawa mo." Uwi ka naman ni Cupra. "Hay naku Cupra, kahit hindi ko yun linisin eh palagi naman ako nagbabayad ng taong maglilinis doon. May iyak lamang ako kapag ako naglinis doon dahil ayokong isipin na wala na siya." Tugon pa ni Leon. "Abay, ganun ba? Sana ako na lamang palang pinaglilinis mo, hindi sana iyong pambayad mo sa akin na lang napupunta, hindi siyang pinang-iinom pa natin." Sambit pa nito. Matapos sabihin ni Cupra ang mga katagang yon, ay sabay na silang tumawang dalawa. "Puro ka talaga kalukuhan. Tayo tumagay na lamang. Kampay!" Nakangiting sigaw ni Leon, sabay angat ng basong may lamang lambanog. Halos araw-araw ang naging takbo ng buhay ni Leon ay ganito, ngunit hindi nito nakakalimutan na tumulong sa kanyang kapwa, lalo na kung talaga namang kailangan. Habang sina Leon naman, ay bigla na lamang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa may kakahuyan. Takot na sumisigaw ang isang lalaki. Nangangatog ito at napapaluod pa sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Kagad na tumayo si Leon sabay lagok ng lambanog na kanyang hawak-hawak. Matapos tunggain ang lambanog, ay kagad na lumapit si Leon sa lalaki at kunot-noong nagtanong. At doon ay nanginginig na sumagot ito. May patay po doon bang Leon? Wakubakante yan at walang mga laban loob. Pagkabigkas ng lalaki ng mga katagang yon, ay kagad na nagtungo si Leon sa itinuturo ng lalaki at doon ngay tumambat sa kanilang lahat ang sinasabi nito. Wakubakante yan, wala na ang laman loob at puno ng sugat ang katawan nito, maging ang puso ay wala na rin. Napasokan na lamang ang kasamahan ni Leon. Ngunit ang antingerong lasinggero ay lumapit pa sa katawan ng bangkay. Sinuri nito ang katawan na tila ba walang pakialam kung gaano karumal-dumal ang dinanas ng biktima. Matapos matignan ng katawan ay iiling-iling na lamang na nagsalita si Leon. "Aswang ang may gawa nito. Huwag kayong mangamba dahil ako nang bahala." Taas noong wika ni Leon at napabuntong hininga na lamang. Matapos ang pangyayaring yon, ay kagad na tumawag ng pulis ang mga taga-Dilasag at pinakuha ang bangkay. Balik naman sa pagiinom si Leon na tila ba walang nangyayaring kakaiba at nakakagulat. Pagsapit ng gabi ay para bang kwago nagising si Leon. Dilat na dilat ang mga mata ni Leon at nagmamasid sa paligid. Bawat kaluskos ay kanyang naririnig at tinitignan. Talaga namang walang makakatakas sa mapangmasid na mga mata ni Leon at ang malakas na pandinig nito sa kanyang kapaligiran. Pasado na alas 12 ng madaling araw ngunit gising na gising pa rin si Leon at nakatingin sa kanyang paligid. May magkamali lamang italaga namang mananagot sa kanya. Hawak-hawak ang lambanog na kanyang madalas na iniinom ay nakatambay si Leon sa labas ng kanyang bahay at doon ay tumitingin ito sa kanyang paligid. May inaabangan at binabantayan siya ng gabing yon. Iyon ay ang muling mahuli ang aswang na siyang gumagambala sa kanilang baryo. Si Leon, hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto at hindi niya natatapos ang kanyang mga kalaban.
Ang ayaw na ayaw pa naman ni Leon ay ang kinakalaban siya ng patalikod, lalo na kung may mga taong nadadamay na wala namang kalaban-laban. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang nakaramdam si Leon ng tila pagkaantok, kung kaya't dali-dali itong lumagok ng kanyang hawak-hawak na lambanog. At ilang sandali pa'y bigla na lamang nakarinig ng kaluskos mula sa kalapit ng bahay si Leon. Kagad na nilapag ni Leon ang hawak-hawak niyang lambanog sa lamesang maliit at agad na lumabas upang tingnan kung ano nga bang nangyayari sa bahay na yon. Dahan-dahan si Leon upang makita kung ano nga ba ang naroon. Habang papalapit si Leon sa bahay na yon ay mas lalong lumalakas ang kaluskos mula sa kapitbahay, at doon ay bigla na lamang may nakita si Leon na kung ano sa bubungan nito. Nakaramdam ng kaunting kaba si Leon at iniisip na sa gabing iyon ay maaaring makaharap niya ang kanyang kalaban. Nang naghahanda na si Leon ay bigla na lamang may bumagsak sa kanyang harapan. Walang iya ka, pusa lang pala, akala ko kung ano na. Daing ni Leon at napapailamos pa sa kanyang mukha. Matapos ang pangyayaring yun ay umuwi na si Leon sa kanyang bahay at doon ay umiinom na lamang muli ng kanyang daladalang lambanog. Inabot na ng alas 3 ng madaling araw si Leon sa pagbabantay upang tugisin ang kanyang kalaban na siya namang nang bibiktima sa kaniyang mga kabaryo. Kinabukasan ay nagising na lamang si Leon sa ingay sa labas ng kanyang bahay. Kagad na tumayo mula sa maliit na kanyang kama si Leon at lumabas sa maliit niyang tahanan. Paring Leon, may bagong biktima na naman! Bungad na wika ni Kupra kay Leon. Napakunot naman ang noo si Leon sa ibinalita ng kanyang kaibigan. Biktima? Paano nangyari ang bagay na yan? Gayong nagbabantay akong magdamag. Hindi makapaniwalang tanong ni Leon sa kanyang kaibigan. Kaagad na nagtanong si Kupra sa kanyang kaibigan na tila hindi makapaniwala. Napakamot naman sa kanyang ulo si Leon. Saka tumugon sa tanong ng kaibigan. Abay, tila hindi ka yata naniniwala sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Sekunda naman ni Leon. Hindi naman umimik ang kaibigan ni Leon sa mga sinabi niya. Matapos ang pag-uusap na yun ay agad na nagtungo sila Leon sa sinasabing bagong biktima ng kung sinong nilalang. Pagdating sa pinangyarihan ng krimen, inaabutan nila Leon ang biktima na kalunos-lunos ang kalagayan. Kawawa naman si Tupi. Nag-iisang anak pa naman iyan ni kumparing Nilo. Walang puso may gawa niyan. Wika pa ng isa sa mga nakikiusyoso. Kaawa-awa ang kalagayan ng katawan ng biktima. Putol ang dila nito at wala ng mga mata. Putol rin ang mga daliri ng biktima, kamay at paa. Bukod pa dun ay tulad ng mga naunang biktima, ay wakwak din ang tiyang bahagi at gula-gula nito ang mga laman loob. Iiling-iling na nagsalita si Leon matapos makita ang biktimang nakahandusay sa lupa. Paanong nangyari ang bagay nito? Gayon nagbanti akong magdamag. Paanong nakaligtas sa aking mga paningin ng mga salbahing gumawa nito? Di makapaniwalang tanong ni Leon na kaagad na nakapukaw sa pansin ng mga taong nakikisimpatya sa pangyayaring yon. Kung totoo nga nagbabanti ka kagabi, ibig sabihin nakita mo ang tao o ang nilalang na may gawa nito? Kagad naman ang wika ni Nilo na punong-puno ng luha sa kanyang mga mata. Doon ay mariin na umiling si Leon at sinambit ang mga kataga. Pagsapit ng alas 3 ng madaling araw ay nakatulog na ako. Baka sa aking pagtulog saka naman umatake ang nilalang na may gawa nito sa iyong anak. Kagad na paliwanag ni Leon. At doon ay napahagulgol na lamang ang matandang lalaki sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na kanyang mahal na mahal. Lahat ay nagdadalamhati sa mga pangyayari at lahat ay biglaan at walang nakakaalam kung paano nangyari ang ganoong krimen sa kanilang lugar. At hindi man lamang ito napansin o nasaksihan ng kanilang dating tagapagtanggol na si Leon. Maging si Leon ay tila ba hindi makapaniwala sa mga nangyayari, maging siya ay napapatanong sa kanyang sarili kung saan nga ba siya nagkulang. Nagpatuloy ang usap-usapan sa buong baryo at nakarating na rin ang mga pangyayari sa mga karatig baryo, kung kaya marami mga tao ang nababahala sa mga pangyayari. Nagpapanik ang mga tao at talaga namang binabalot ng takot ang kanilang puso at isipan.
Nagsimula na ang bulong-bulungan sa buong baryo at kung sino-sino na lamang ang pinaghihinilaan ng mga ito. Pare, ba't kaya hindi mahuli-huli ni Mang Leon ang nilalang na yon? Eh halos araw-araw ay nagbabantay naman siya. Uwi ka ng isa sa mga kabaryo ni Leon. Alam mo, kung hindi lang dating tagapagligtas dito sa ating baryo si Mang Leon, iisipin ko na siya ang may gawa ng mga kababalagan rito sa ating baryo eh. Uwi ka pa ng isa sa mga ito. Bakit mo naman iniisip ang bagay na yan? Hindi naman nata magagawa sa atin yun ni Mang Leon. At sa kagaya nga na sinabi mo, siya ang tagapagtanggol natin rito sa ating baryo. Malabo na gagawin niyang bagay na yon. At saka tumatanda na si Mang Leon eh, baka humina ng pandinig maging ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Uwi ka ng isa. Mali mo naman, nagkukunwari lamang yung si Mang Leon na nagbabantay, pero hindi naman pala talaga. Turan pa nito. At doon ay nagpatuloy ng mga ito sa kanilang pag-uusap hanggang sa marinig ni Cooper ang usapan ng mga ito. Kung ako sa inyo, kaysa pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao, magbanat kaya kayo ng mga buto? At bakit nyo iaasa kay Parang Leon ang pagbabantay? Aba'y pinapasahod nyo ba siya? Kalalaki ng mga katawan nyo, mga duwag naman pala. Hala, umuwi na kayo. Kalalaki nyong tao, mga marites. Punani ko para sa mga ito at agad naman na napakamot sa kanilang mga ulo. Hindi naman namin inaasa kay Mang Leon eh. Nag-iisip din kami kung paano makakatulong rito sa ating baryo. Paliwanag pa ng isa sa mga ito. E di sana pinag-usapan yung dalawa kung paano makakatulong sa ating baryo, hindi yung buhay ng ibang tao. Segunda pa ni Kuprat na tahimik naman ang mga ito. Matapos ang tagpong iyon ay umalis na nga sila. At sa paglingon ni Kuprat ay nakita niya ang kaibigan niyang si Leon na nakayuko at halatang nadinig nito ang kanilang usapan. Kagad na lumapit si Kupra sa kaibigan at doon malalim na bumuntong hininga si Leon saka nagturan. Baka tama sila. Tumatanda na ako at humihina na. Malungkot na litanya ni Leon sa kaibigan. Napakamot naman sa kanyang ulo si Kupra. Saka nito tinapik ang balikat nito. Matagal na panahon na din kasi na di ka nakapagsanay ng iyong kakayahan. Buhat na mamaalam si Kumare ay nawala ka na sa focus at palagi na lamang lambanog ang iyong hawak. Saka matagal na panahon din na tahimik itong baryo natin at malamang sa malamang ay panahon na para magsanay kang muli. Saka pagupitan mo na din yung buhok mo, saka mag-ahit ka nang sa ganun eh, magmukha ka namang tao. Uwi ka ni Kopra sa kaibigan at nagawa pa nitong magbiro. Kahit papaano guminhawa naman ang pakiramdam ni Leon sa mga sinambit ng kanyang matalik na kaibigan. Nagumpisang magkaibigan na mag-usap, pinalakas ni Cooper ang loob ni Leon. Madami itong pinayo sa kaibigan at sinamahan pa ito sa pagsisimula nito. Tumango lamang si Leon sa tanong ng kaibigan sabay ngiti. Matapos ang makabagbag damdaming tagpong iyon, ay agad na nagtungo sa isang barbershop itong si Leon at doon ay pinagupitan ni Leon ang mahaba niyang buhok. Napapapikit pa si Leon habang unti-unting ginugupit ang kanyang buhok na siyang ikinatawa ng barbero. Siguro matagal na panahon ka ding hindi nakapagpagupit no. Bukod kasi sa napakahaba nitong buhok mo ay parang hirap pa yung kalooban mong pagupitan nito. Wika ng manggugupit kay Leon. Nako, tumpa ka dyan kuya. Matagal-tagal na rin hindi napapagupitan itong kaibigan ko eh. Alam mo naman, broken hearted palagi. Kaya palagi na lamang bote ang kaharap, bote ng lambanog. Palagi na lamang kaming nagtatagay pero masaya naman yun kasi masarap ang alak. Buwat kasi nang mawala ang kanyang misis ay palagi na lamang nagiinom itong kumpare ko. Kaya pagtapos mag-inom ay matutulog na lamang. Kaya siguro ganyan nakahaba ang buhok niya. Dahil hindi na niya namamalayan, hindi na nga niya naisipan na magpagupit pa eh. Kahit nga balbas niya ay napakahaba na rin. Mahabang tura ni Kupra doon at kagad naman na tumugon si Leon. Kahit kailan itong kaibigan ko ay napakakulit. Naisip ko na kasi matagal na ding panahon na sinayang ko yung oras ko dito sa mundo. Imbis na sana ay minagawa kong magagandang bagay. Eh nagmumukmuk ako at itinuon ang aking sarili sa mga bagay na hindi naman dapat. Palagi na lamang ako nakamukmuk sa alak. At ito na lamang palagi kong sandigan sa pagkawala ng aking misis. Mahirap talagang mawala ng mahal sa buhay. Ang sakit sa puso at para bang halos araw-araw eh. Pinapanalangin mo na lamang na sana'y kuhanin ka na rin ng Panginoon.
upang makasama mong mga mahal mo sa buhay. Malungkot na wika ni Leon at doon ay napabuntong hininga naman ng kumpare nitong si Kupra. Hay nako, tapusin mo na nga yung paggupit mo kay paring Leon at baka mamaya ay saan pa mapunta itong usapan natin. Mamaya ay umiyak pa to. Wika ni Kupra at napapakamot na lamang sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang sandali ay natapos rin ang barbero sa paggugupit sa buhok ni Leon. Ngumiti ito at tinidambat sa salamin si Leon at matamis na ngumiti. Guwapa man, uy! Wika ng barbero at doon ay napakamod na lamang sa kanyang ulo si Leon. Bakit pre, hindi ka ba naniniwala na guwapo ka? Aba, anong sa tingin mo, pangit ka? Litanya pa ni Kupra nang mapansin niyang kumamot sa ulo ang kaibigan. Hindi naman sa ganun pre, hindi lang talaga ako makapaniwala na wala nang mahahaba kong buhok. Abay, matagal na panahon din nakasama ko yung buhok na yan. At ganun-ganun na lamang ito mawawala nang magpagupit ako. Kaya nakakapanghinayang. Pero mas bagay pala sa akin na maikli lamang ang buhok. Wika pa ni Leon at doon ay tumango naman si Kupra. Abay, bagay naman talaga sa iyong maikling buhok. Di kaya nung mahaba ang buhok mo tapos mahaba pang balbas mo. Nagmumukha kang ermitanyo. Wika ni Kupra at nagtawanan pa silang tatlo. Gusto mo po ba eh, ako lang din na magupit sa balbas mo? Wika naman ng barbero. Oo ba? Basta libre. Nakangising wika naman ni Leon. Magdagdag ka lamang ng 20. Nakangiting sabi ng barbero at tumango naman ng magkaibigan. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, ay kagad na inahita ng barbero ng balbas si Leon at doon ngay makalipas ng ilang sandali ay nawala ng balbas ni Leon. Napangiti pa si Kupra nang makita ang kaibigan na wala na itong balbas at maikli ang buhok. Nang makita ni Kupra ang kaibigan, ay agad nitong pinuri si Leon at iiling-iling kaagad na sabagot si Leon sa biro ng kaibigan. Aba, kahit na matanda na ako'y mas gwapo pa rin ako sa iyo. Papirong wika ni Leon at doon ay humagalpak ng tawa si Kupra. Ay sus, nagbuhat na naman siya ng sarili niyang bangko. Pabirong wika pa ni Kupra, doon ay natawa na lamang ang barbero sa pagpibiroan ng dalawang magkakaibigan. Nakakatuwa naman ang pagkakaibigan niyong dalawa. Sana'y kagaya niyo'y meron din akong kaibigan. Wika ng barbero at malungkot na napabuntong hininga. Nagatingin na naman ang dalawang magkaibigan at doon ay napakunot ang noo ni Kupra. Bakit? Wala ka bang kaibigan? Kunot noong tanong ni Kupra at maring umiiling naman ang barbero. Wala eh. Meron akong kaibigan pero mga peke. Pag nakatalikod ako, sinisiraan ako. At kung ano nung sinasabi sa akin. Uwi ka ng barbero at doon ay napabuntong hininga na lamang si Leon. Mahirap talaga makahanap ng tunay na kaibigan. Pero huwag kang mag-alala. Maaari mo naman kaming maging kaibigan eh. Uwi ka ni Leon at doon ay napangiti na lamang ang barbero. Hindi naman makapaniwala ang barbero sa sinambit ni Leon, kaya nagtanong ito na siyang tinanguan naman ang dalawang magkaibigan. Matapos magpagupit ni Leon ng kanyang buhok at saka ng kanyang balbas, ay nagkaroon sila ng bagong kaibigan. Iyon nga ang barberong si Danilo. Aba, kagwapo mo naman parang Leon ah. Pinagupit mo na ang mahaba mong balbas at buhok. Kakaiba, mukhang umiibig na naman ang ating parang Leon ah. Pabirong wika ng mga kumpare ni Leon at doon ay napakamot naman siya ng ulo. Ay nako, hindi yan umiibig no. Talagang gusto lamang niyang magbagong mukha niya. Palagi na lamang na sinasabi ng mga tao ay mukha siyang ermitanyo at nagmumukhang matanda na. Sa totoo lang naman eh, matanda naman na talaga siya pero tignan niyo naman, kitang kita na para bang bumata siya ng 10 taon nang magpagupit siya ng kanyang balbas at ng kanyang buhok. Singit pa ni Kupra. Nagtawa na ng mga ito at bigla na lamang nagsalita ang isa sa mga kumpare ni Leon. Aba, pwede nating hanapan si paring Leon ng bago niyang magiging chicks ah. Abay kahit sino namang babae mapapaibig sa ganyang kagwapa. Uwi ka ng kumpare ni Leon at napakamot naman siya sa kanyang ulo. Nako, hindi ako nagpagupit ng balbas at buhok para pambabae. Abay mamaya ay dalawin ako ni misis niyan. Pabirong wika ni Leon at doon ay nagtawanan ng kanyang mga kumpare.
Matapos ang pag-uusap na iyon, ang kanyang mga kumpare nagtungo na sa kanyang maliit na bahay si Leon kasama ang kanyang kaibigang si Cupra. At doon nga nagpananghalian ang mga ito, nagluto si Leon ng pritong isda at nagsangag ng kanin. Matapos na magluto ng sinangag na kanin ay kagad na kumain ng magkumpare, at ilang sandali lamang ang lumipas ay nakarinig ng malakas na sigaw ang dalawa. Ano na naman kaya yun? Kunot noong tanong ni Cupra sabay lumabas ang magkaibigan. Doon ginakita nila ang dalawang babae. Hindi nila ito kilala at mukhang hindi taga doon. Kagad na nilapitan ito ni Leon at kagad na tinanong kung ano ang nangyayari sa babae. Nagsalita at sumagot naman ang babaeng duguan. Galing ako sa kabilang baryo. Nangangahoy kami sa kagubatan at bigla na lamang may umatake sa aming magkakaibigan. Ubus na mga kaibigan ko at ako na lamang ang natitira. Tumakbo ko at papunta rito sa lugar ninyo. Wika't pagkukwento ng babaeng duguan. Doon ay nag-umpisa na naman ang bulong-bulungan ng mga tao at kabaryo ni Leon. Tulungan niyo siya at dalhin sa aking munting bahay at iparating niyo rin kalakapitan. Ang nangyayari nang sa ganun ay malaman nilang mga nangyayari at maaksyonan kaagad. Wika ni Leon na siyang ikinataka naman ng kanyang mga kababaryo at ni Cupra. Wala ka bang gagawin? Tanong ni Cupra sa kaibigan. Hindi ako maaaring mangialam dahil mula siya sa ibang baryo. Ngunit huwag ka mag-alala dahil tutungo ako sa baryo nila upang kausapin ng mga kakilala kong antingero at mga manggagamot upang ipagbigay alam sa kanila ang mga nagaganap. Wika ni Leon na tumango naman ang mga kabaryo nito. Matapos makausap ni Leon ang kanyang mga kabaryo, ay agad na tinulungan siya ni Cupra upang kunin ang babae na duguan at halin sa kanyang bahay. Pagdating nga sa bahay ni Leon ay kagad nitong ginamot ang mga sugat ng babae, at nang magamot na ni Leon ang mga sugat nito ay nakatulog ito dahil sa sobrang takot at panginginig ng katawan nito. Habang natutulog ang babae ay pinagmasdan ito ni Leon, at doon nga napansin ni Leon ang tila ba isang sugat na malalim nito sa kanyang balikat. Sinuring mabuti iyon ni Leon at doon ngayon laki ang mga mata nito at kinuha niya ang kanyang libro doon. Doon ngayon nagtaka si Cupra kung kaya nagtanong ito sa kanyang kaibigan dahil bigla na lamang nag-iba ang kilos ni Leon. Anong meron pare? Bakit bigla na lamang naging aligaga ka at para bang nakakita ka ng kung ano? Nagtatakang tanong ni Cupra sa kaibigan, at doon ngayon tumingin si Leon sa kaibigan habang hawak-hawak nito ang kanyang libro sa panggagamot. Nangyari na naman ang mga naganap sa nakaraan. Bigla ang wika ni Leon, at doon ay napakunot ng noo si Cupra dahil hindi niya maunawaan kung ano ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Anong ibig mong ipaliwanag pre? Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo nga at huwag kang tulala dyan. Wika ni Cupra at doon ay malalim na bumuntong hininga si Leon. Ang nangyari sa aking asawa, nauulit na naman ngayon. Wika ni Leon at doon ay nanlaki ang mga mata ni Cupra. Anong ibig mong sabihin? Bumalik na naman sila upang mambiktima. Kunot noong tanong ni Cupra na siyang tinanguan naman ni Leon. Tama ka pare, yun nga. Wika ni Leon at doon ay sabay na napabuntong hininga ang dalawang magkaibigan. Ang tinutukoy ni Leon ay ang mga kalahi ng mga aswang na abwak na kanyang nakalaban noong nawala ang kanyang misis. Matagal na panahon din buhat nang hindi nagparamdam ang mga ito, ngunit ngayon ay nagbabalik na ang mga ito upang maghasik muli ng lagim sa bawat baryo. Hindi pa man kumpirmado ngunit iyon ang hinala ni Leon at malakas ang pakiramdam niya na tama siya, lalo na nang makita niya ang mga sugat ng babaeng duguan na kanyang ginamot. Habang mahimbing na natutulog ang babae, ay nagbasa naman si libro ng kanyang mahiwagang libro na noon pa man ay kanya nang ginagamit upang madagdagan ng kanyang kaalaman. Matapos ang ilang oras na lumipas, ay doon ay bigla na lamang nagsalita ang babae. Nasaan ako? Nagtatakang tanong nito na siyang nakaagaw agad ng atensyon ni Leon. Nasa bahay kita. Paring Cupra, ikuha mo muna siya sa kusina ng kanyang makakain nang sa ganun ay makainom na siya ng gamot. Wika pa ni Leon. Tipid naman na sumagot si Cupra at mabilis na kumuha ng makakain ng babae. Ilang sandali pa'y bumalik si Cupra, bitbit ang pagkain na kagad na nilantakan nito.
Gutom na gutom ito at tila ba wala itong pakialam kung siya'y mabulunan pa. Ano nga palang pangalan mo? Bigla ang tanong ni Leon. Kasi po, yan po ang ngalan ko. Tugon naman ang babae at hindi man lamang ito tumingin sa mga mata ni Leon. Tumango-tango naman si Leon. Sige, gumahin ka lamang dyan at kung may kailangan kay magsabi ka lamang kay Kupra. Nga pala, Leon ang pangalan ko. Aalis lamang ako saglit pero babalik din ako kaagad. Wika ni Leon. Aalis po kayo? Nakakunot noong tanong ni Cassie kay Leon. Oo, tutungo ako sa Karating Baryo at babanggitin ko rin ang nangyari sa iyo. Nang sa gayon ay may pagbigay alam na rin sa iyong mga kaanak ang mga nangyari sa iyo. Wika pa ni Leon at tunay kaagad na nagsalita ang babae. Huwag mong gagawin yan. Huwag na huwag mong sasabihin sa kahit kanino kung nasaan ako. Natatakot ako na baka balikan nila ako. Tarantang wika ng babae doon ay nagulantang si Leon. Hanggat nasa puder kita, walang mangyayaring masama sa iyo. Sambit pa ni Leon. Kagad naman na sinagot ng babae. Kahit na, wala akong tiwala kahit na kanino. Pakiusap lang, huwag na huwag mong babanggitin ang ngalan ko. Pakiusap na wika ng babae na siyang tinanguan na lamang ni Leon bilang pagrespeto sa kanya. Matapos ang pag-uusap na yun ay kaagad na umalis si Leon, dala-dala ang kanyang mga gamit na mga anting-anting, libro at ang kanyang paboritong gamit na baging laban sa aswang. Nagtungo si Leon sa mga Karating Baryo upang kausapin ang kanyang mga kilalang antingero. Nakagaya niya at mga manggagamot upang ipagbigay alam ang mga naggaganap sa kani-kanilang mga baryo. Ang unang pinuntahan ni Leon ay ang kanyang matalik na kaibigan na isang antingero. Ngunit nang magtungo siya doon ay isang masamang balita ang kanyang nalaman. Sino po ang hanap mo? Kunot noong tanong ng isang binatilyo kay Leon. Kagad naman na sumagot si Leon sa tanong ng binata. Narin ba ang kumpare ko ang si Pedro? Matagal na panahon nang hindi ko siya nakakausap. Buwat nang mamatay ang aking misis ay hindi na ako nakadalo pa sa kanya. Kumusta na ba siya? Ikaw na ba yung apo niyang si Tuber? Sunod-sunod na tanong ni Leon. Napabuntong hininga naman ng binata. Tama po kayo, ako nga po si Tuper. Ngunit wala na po ang lolo. Matagal na panahon na pong namaalam si lolo. Siguro 3 taon na rin po ang nakararaan buhat ng bawian siya ng buhay. Hindi na nga po namin kayo napuntahan dahil alam po namin na marami ka pong problema. Lalo na't kamamatay lamang ng iyong misis. Pasensya na po ha, ngayon lang po namin na ipagbigay alam sa iyo. Wika't malungkot na tura ng binatang si Tuper. Doon ay nakaramdam ng kabiguan si Leon. Mabigat para sa kanya na marinig ang masamang balita. Lalo na't excited pa naman siya na makita at mayakap ang kanyang kaibigan. Ganun ba? Sayang, hindi ko man lamang siya nakita sa huling sandali niya rito sa mundo. Malungkot na wika ni Leon at doon ay napapahid na lamang siya sa kanyang pisngi nang may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na po, ngayon mo lang po nalaman. Hindi na po kasi kami nakasulat at nakapunta sa iyo dahil marami rin po kaming ginagawa rito sa aming bahay. Saka nagkagulo rin po kasi. Nabalitaan niyo na po bang nangyari yung mga biglaang namamatay na mga tao na wakwak ang mga tiyan, sugatan ng mga katawan at minsan nga po'y wala ng tila at mga mata? Uwi ka ni Tuper at doon ay tumango na lamang si Leon. Iyon nga ang pinagtataka ko rito. Ipagbibigay alam ko sana kay lolo mo ang mga nangyayari at nagaganap sa bawat Karating Baryo. Ngunit wala na pala siya. Kaya siguro ganun na lamang kalakas ang loob ng mga nilalang na yon. Dahil nabawasan ng mga kagaya ko na nakikipaglaban sa kanila. Wika ni Leon at agad naman na tumugon si Tuper. Kung ganun po pala, yun po pala ang pinunta nyo rito sa amin. Huwag ka pong mag-alala. Matutulungan po kita na alamin at hanapin kung sino ang mga nasa likod ng mga karumal-dumal na krimen. Wika ng binata at doon ay napakunot noo si Leon. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Leon na kagad na sinagot ng binata. Bago po mamaalam si Lolo Pedro, ipinamana niya sa akin ang kanyang anting-anting. At dahil nga po nasa lahi namin ang panggagamot at pagkipaglaban sa mga nilalang na mapang-abuso, eh handa po akong tumulong sa inyo. Isa pa po pala eh, may karanasan na rin po ako sa pakikipaglaban.
wika nito, pero doon ay napangiti na lamang si Leon. Masaya ako nang marinig ang mga salitang yan, iho. Ngunit maaari ko bang malaman kung ano ang ikinamatay ng iyong lolo Pedro? Wika ni Leon, at doon na napabuntong hininga ng malalimang binata. Napas lang po si lolo sa pakikipaglaban sa mag-asawang abwak. Hindi niya kinayang kapangyarihan at taglay ng mga ito. Tugon nito Tony, nalungkot naman si Leon. Ganun bang nangyari? Bakit hindi man lamang kayo humingi ng tulong sa akin? Wikang tanong ni Leon, na tumugon naman si Tupera. Ayaw na po ni lolo na guluhin ka pa dahil alam po namin na malaki ang iyong problema. Nang mga panahon na yun ay pakiramdam ko po, ang abwak ang nakalaban ni lolo ay iisa lamang sa mga nilalang na nang aabuso, ng mga biktima na walang mga kalaban-laban. Wika nito pero't malalim na napabuntong hininga. Kung ganun, kailangan tuklasin natin kung sino ang nasa likod ng di makataong krimen nang sa ganun ay matapos na rin ang kilabot at takot dito sa ating baryo at mga karating nating baryo. Wika ni Leon, at doon ay tumango naman si Tupera. Kagad na nagtanong ang binata na magiging hakbang nito, at doon ay ngumiti naman si Leon. Matapos na makausap at makaharap ni Leon ang apo ng kanyang dating kaibigan na yumauna, ay agad na nagtungo sa karating baryo ang dalawa, at doon ginakilala nila ang albularyong si Jose. Ito ay nabulag dahil sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Siya po si Lolo Jose. Ngunit hindi po kayo nakikita ng lolo ko dahil nabulag po siya nang minsan ay makipaglaban siya sa mga aswang. Marami po sila at pakiramdam ko sila rin po ang mga nilalang na nag-asik ng lagim ngayon. Wika ng apo ng matandang si Jose. Kaya pa ba niyang lumaban? Tanong ni Leon, na mariin namang umiiling ang apo ng matandang bulag. Hindi na po, mahina na po si lolo at nais man po niyang magpatuloy sa kanyang paggagamot. Ngunit ni isa po sa amin na kanyang mga kaanak ay walang makakuha at makapagmana ng kakaiba niyang taglay na kapangyarihan. Wala rin po kasi sa amin ang may gustong maging katulad ni lolo. Ayaw po naming mamuhay ng kagaya ni lolo. Paliwanag ng apo ng matandang bulag. Nagsalita naman si Jose matapos marinig ang usapan ng kanyang apo at nila Leon. Hindi ako makakatulong sa inyo sa pakikipaglaban. Ngunit mabibigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman upang matalo ang mga kalaban. Wika nito, at doon ay nagkatinginan si Tupera at Leon. Pinapasok sa loob ng bahay sila Tupera at Leon, at doon nga inabot ng matandang bulag ang isang maliit na libro. Saka ito nagsalita. Iyan ay libreta. Galing iyan ng misang mga huya ko doon. Nakuha ko iyan, at alam ko magagamit ko yan sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit nang makipaglaban ako sa kanila ay natalo ako dahil hindi pa sapat ang kaalaman at karunungang mayroon ako. Kung kaya't nabulag ako, at ipamimigay ko na sa inyo ang libreta na yan. Alam kong malaki ang tulong niyan sa inyo kapag nalaman niyo ang nakasulat riyan. Alam ko na may kakayahan kayo na kakaiba. Ramdam ko yon. At alam ko magkakasundo kayo ng libretang iyan. Wika ng matandang bulag, at kagad yun ay nawakan nila yun, ngunit tila ba nagpapahiwatig ang libreta na ayaw nito sa kanya, kung kaya't si Tupper na lang ang humawak rito. At laking gulat nito nang bigla itong magbuklat, at doon ngay nagsipaglabasan ng iba't ibang mga salita. Hindi niya maunawaan, ngunit naiintindihan na yun ni Tupper, at sinambit ang mga katagang, ito na ata ang sinasabi ni Lolo Pedro na bagong kapangyarihan at kaalaman na magagamit ko upang labanan ng kadiliman. Wika nito pero't doon ay napangiti ang mga ito. Matapos na makausap ang matandang bulag, ay nagtungo naman sa iba pang karating baryo sina Leon. Ngunit kagaya ng iba pang mga baryo, ay ayaw na makipagtulungan ng mga ito dahil sa sobrang takot at mga pagbabanta sa kanila ng mga nilalang ng kadiliman. Kaya walang pagpipilian si Leon at Tupper, kundi ang magtungo sa kanyang baryo at sa kanyang maliit na tahanan kasama si Tupper at ang mga kaalaman na kanilang natutunan. Gabi na nang makabalik sina Leon kasama si Tupper sa kanyang tahanan, at kagad na sinalubong sila ni Kupra. Aba, nagtungo ka lamang sa karating baryo, may kasama ka na kagad na bagong kaibigan. Abay, papalitan mo na ba ako? Pabirong wika ni Kupra. At agad naman na pinitik ni Leon ang kanyang kaibigan.
Ikaw talaga, kung ano-ano na lamang naiisip mo. Nga pala, ito si Tuper. Apo ito ng kaibigan kong si Pedro. Naalala mo pa ba yung kinukwento ko sa iyo noon na kaibigan kong kagaya ko na antingero rin? Ito na yung apo niya. Sambit ni Leon. Aba, ito na ba yung Totoy Noo? Aba, binata ka na. Uli kitang makita noon sa bahay ninyo'y napakaliit mo pa. Natatandaan mo pa ba ako? Tanong ni Kupra. Napakamot naman sa kanyang ulo si Tuper at doon ay umiiling. Pasensya ka na po, bata pa po ko nung huli kang pumunta sa amin. Hindi na po kasi kita matandaan. Si Lolo Luyan lamang po natatandaan ko. Wika nito't natawa naman si Kupra. Abay, lolo ka na pala eh. Natatawang wika pa ni Kupra at binatukan naman ito ng kanyang kumpare. Ikaw talaga kahit kailan, nasanay kasi itong si Tuper. Oh, iho, kuya na lamang itawag mo sa akin at ayoko magpatawag ng lolo. Lalo na para bang nakakatanda. Maiba naman ako. Yung bisita nating si Cassie, maayos na bang pakiramdam niya? Biglang tanong ni Leon at doon ay biglang nagiba ang mukha ni Kupra. Yun nga pala pre, bigla na lamang nawala yung babae. Ewan ko ba, para bang takot na ewan. Ewan ko bakit, pero kakaiba talaga yung pakiramdam ko sa kanya. Tugon naman ni Kupra at napakunot ng noo si Tuper. Gagad na napaisip si Tuper at binanggit ang pangalan ni Cassie. Oo, siya nga, bakit kilala mo ba? Tanong kagad ni Kupra at marain naman na umiling si Tuper. Hindi po, akala ko kakilala ko. Baka kasi mali ako nang iniisip. Sige po Kuya Leon, ano po ba ang susunod nating hakbang? Tanong ng pinat at napabuntong hininga naman si Leon. Sa ngayon ay magpapahinga na muna tayo at bukas na bukas din ay maghahanda tayo at magsasanay para kapag nakaharap natin ang mga nilalang na yon, nang sa ganun ay maging handa tayo kung sakaling makaharap natin sila. Uwi ka ni Leon at tumango naman sila Kupra at Tuper. Tama po kayo Kuya Leon, saka aaralin ko rin po ang libretang ito na ipinagkaloob sa akin ni Lolo Jose nung matandang bulag na nakausap natin. Saka pakiramdam ko po talaga yung malaki ang tulong sa akin ng libretang ito kapag sakaling makaharap po natin yung mga nilalang ng kadiliman. Wika nito pero at doon ay ngumiti naman si Leon. Masaya ako dahil namana mo ang kakayahan ng iyong Lolo Pedro. Masaya ako dahil kita ko ang sigasig sa iyong puso at sa mga kilos mo. Alam ko na balang araw ay magiging kagaya ka ng iyong Lolo Pedro. Wika ni Leon at doon ay niyakap nito ang binata. Masaya po ako na muli kitang nakita at nakasama. Huwag ka po mag-alala. Kasama mo po ako sa laban na ito. Wika nito pero doon ay napangiti naman si Leon. Kagad naman na sumali si Kupra sa yakapan ng dalawa na siyang ikinataw pa ng dalawa. Nagyakapan ang mga ito at matapos nun ay umuwi na sa kanyang tahanan si Kupra. Samantala si Tuper naman ay natulog sa bahay ni Leon. Doon ka na lamang matulog sa kama at dito na lamang ako sa sala. Maglalatag na lamang ako ng banig at magkukulambo na rin. Nang sa ganun ay hindi kakagatin ng lamok. Wika ni Leon sa binata. Nako, dapat po ikaw ang dito sa kama. Saka sanay naman po ako matulog sa banig. Di rin po ako sanay na matulog na mayroong kulambo. Litanya naman ni Tuper. Napakamot naman sa kanyang ulo si Leon. At doon ay tumugon sa sinabi ng binata. Hay nako, ikaw na nga rito sa kama. Lalo na't sanay naman ako sa sala at makikiramdam din ako. Saka di rin ako gaanong nakakatulog na maigi. Isa pa ay iinom pa ako ng paborito kong lambanog. Dagdag pa ni Leon. Sige po, pareho po pala kayo ni Lolo Pedro. Mahilig uminom ng lambanog. Ginagawa niya nga po yung pampatulog niya sa gabi. Kwento naman ni Tuper. Naalala naman ni Leon si Pedro at natanong nito si Tuper. Nako, hindi po yun ang minada ko kay Lolo Pedro. Wala po akong kahilig-hilig sa kahit anong uri ng alak. Sakit sa ulo lamang po yan eh. Wika ni Tuper at natawa naman si Leon. Maiba nga ako Tuper. Hindi na naituloy pa ni Leon ang kanyang itatanong kay Tuper nang kapwa makarinig sila ng tunog ng baril at ilang sandali pa'y humahangos na nagtungo sa bahay ni Leon si Kupra. Paring Leon, inaatake yung bahay ni Felipe. Nakita ko at nasaksihan ko. Mahaba ang kanilang kukot, mahabang tila at mapanakit ng mga mata. Humahangos na wika ni Kupra at mahalata sa kanyang mukha ang takot.
Kagad naman na pinakalma ni Leon ang kaibigan at pinainom ito ng tubig. Hindi ko kailangan yan. Kailangan ng pinsan ko ang tulong nyo. Nabaril ko ang isa sa kanila at kaya paniguradong tutugisin nila ako at gaganti sila. Alikag ang wika ni Cooper at napamura naman si Leon. Kagad na kinuha ni Leon ang kanyang anting-anting at baging na panlaban sa aswang. Samantala si Topper naman ay kagad na dinampot ang libretang ibinigay sa kanya ni Jose. Mabilis na nagtungo sila Leon sa bahay ng pinsan ni Cooper at naabutan nila ang pinsan ni Cooper na wala ng buhay. Doon sila nagpunta, bitbit nila sila Ate Angelica. Sigaw ng bunsong anak ng pinsan ni Cooper. Maiwan ka na rito muna paring Cooper. Samahan mo na lamang dito ang pamangkin mo at ipagbigay alam nyo na rin kay lakapitan ang mga nagaganap dito. Uwi ka ni Leon at tumango na lamang si Cooper. Iligtas niyo po ang ate ko. Umiiyak na litanya ng bata. Huwag kang mag-alala dahil gagawin namin ang aming makakaya. Uwi ka ni Leon at umalis na ang dalawa. Pagkatapos nun ay umalis na ang mga ito at nagtungo sa tinuro ng bata. Doon ay naabutan nila Leon ang isang babae at nagpaawa ito sa dalawa. Kasi? Gulang-tang na wika ni Leon at doon ay hinila nito per si Leon ang papalapit na ito sa babae. Huwag kang lalapit dyan Kuya Leon. Mariing wika nito per at nagtataka naman na tumingin si Leon sa binata. Bakit naman? Kunot noong tanong ni Leon sa binata. Siya ba ang kasi na tinutukoy ninyo? Isa siyang abwak. At maaaring siya rin na may gawa ng pangyayaring yun sa bahay nila Kuya Cooper. Wika nito per na siya namang tinunguan naman ni Leon. Siya nga, anong meron? Kunot noong tanong pa ni Leon. Sa mga oras na yun ay napapaisip na si Tuper kung paano nalinlang ang kanyang kinikilalang mahusay na antingero. Kuya Leon, ang kasi na yan ang siyang pumaslang sa lolo Pedro ko. At mabuti naman, ngayon ay mapaghihiganti ko na ang lolo. May hinanakit na wika pa ni Tuper at doon ay hindi makapaniwala si Leon na nalinlang siya ng kalaban. Paano nangyari ang bagay na yon ni hindi ko man lamang nahalata ang pagbabalat kayo niya? Hindi makapaniwalang wika ni Leon at doon ay humagalpak ng malakas ng tawa ang babae. Uto-uto ka kasi. Nalinlang kita sa paawa ko. At hindi mo nga ako napansin eh. Hinagis ko lang nung unang araw na yung posang nakatabi ko sa bubungan. Nalinlang ka agad at nauto ka pa. Inumpali yon. Hindi mo rin napansin ang mga taong naggupit sa'yo ay isang mambabarang na abwak. Wika ng babae doon ay pumalik sa isipan ni Leon ang barberong naggupit sa kanya. Napailamos na lamang sa kanyang mukha si Leon. Marahil nginalin lang niyo ako. Pero wala naman akong paki doon. Sino bang niloko ninyo? Di ba't mga sarili lamang ninyo? Oo, madami kayong nabiktima. At aminado ako na maging ako ay nagduda sa sarili kong kakayahan. Pero sa puntong ito, hindi ko nahahayaan na malinlang niyo pa ako. Walang dadanang na dugo mula sa mga mahal ko. At sisiguraduhin ko na mananagot kayo sa amin. At sisingilin ko ang bawat buhay na kinuha ninyo. Buhay ang kapalit na kukunin ko. Galit na wika ni Leon at doon ay napangiti na lamang ang batang si Tuper. Iyan ang kilala kong Kuya Leon na kaibigan ng aking Lolo Pedro. Masayang wika ni Tuper. Ngayon na ang umpisa ng ating pagtutuos. Wika pa ni Leon sabay halik sa kanyang anting-anting at inihanda na ang kanyang baging. Tawang-tawa naman ang babae at nagpalit ito ng kanyang anyo. Naging isang malaking aso ang babae. At napakabangis ng tingin nito na animo yung anumang oras ay handang sumalakay para sa ungkaban at kainin sila. Sa tingin nyo, kayo lang ang handa sa laban ng ito. Siyempre kami din. At tandaan nyo, marami kami kumpara sa inyong dalawa lamang. Nakangising wika ng babae at doon ay lumabas na ang mga kasamahan nito. Hindi naman makapaniwala si Leon nang muli niyang makita ang dalawang mag-asawang abwak na siyang pumaslang sa kanyang asawa. Teka, hindi ba't patay na kayo? Hindi ako nagkakamali. Hindi makapaniwalang wika ni Leon sabay turo sa mag-asawang abwak. Yun ang akala mo. Pwes,
nagkakamali ka. Oo, muntik muna kaming mapas lang pero siguro ngay hindi pa namin oras ng mga panahon na yon dahil darating pa ang araw na ito. Uwi ka ng mag-asawang abwak at doon ay napuno ng puot ang dibdib ni Leon. Hindi ako makakapayag na masaya kayong nabubuhay samantalang matagal nang nakahimlay ang aking asawa. Gigil na wika ni Leon at walang pag-aatubiling iwinasiwas ang baging na kanyang hawak-hawak na siyang tumama sa katawan na nag-anyong asong si Cassie. Ah, balat ko! Daing nito at susunggaban sana nito si Leon nang bigla na lamang may nagpaputok ng baril. Kupra! Hindi makapaniwalang wika ni Leon. Aba, may bidabidang gustong maunang maging pagkain nating lahat. Nakangiting wika ng mag-asawang abuak. Anong ginagawa mo rito, Kupra? Hindi ka na sana sumunod pa. Wika ni Leon at Marin naman na umiling si Kupra. Ang laban niyo'y laban ko rin. Huwag kayong mag-alala dahil sabi-sabi tayong lalaban sa kanila. Lakas loob na wika ni Kupra at niyakap ito ng kaibigan niyang si Leon. Pero sana hinayaan mo na lamang po kami rito. Paano yung pamangkin mo dun? Singit nito Per at doon ay tumahimik naman si Kupra. Nasa pangangalaga na siya ng ating mga kabaryo. Walang tumating na tulong mula sa ating barangay. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko, tayo na lamang ang pag-asa ng ating baryo. Wika ni Kupra at doon ay tumango naman sila Leon. Magkakasama ang mga ito hawak-hawak ang kanilang mga sandata laban sa nilalang ng mga kadiliman. Ang sandata ni Leon ay ang kanyang anting-anting at baging. Si Topher naman ay ang libretang ibinigay sa kanya ni Jose. Samantalang si Kupra naman ay hawak-hawak ang kanyang baril na may dasal mula kay Leon. Doon ay nagsimula ng madugong labanan. Sa umpisa pa lamang ng tunggalian ay alam na nila Leon na hindi hamak na lugi sila dahil tatlo lamang sila na lumalaban samantalang ang mga kaaway ay napakarami at mababagsik. Kagad na sumugod si Cassie kay Leon at nahampas ito ng antingerong lasinggero sa likuran at talaga namang napakasakit dahil sa lakas ng daing ng babae. Bumakat ang baging sa likuran nito, daylan para manghina ang nilalang na yon. Cassie, mahal ko, mga walang hiya kayo, manalagat kayo lahat sa akin. Sigaw ng kasintahan ni Cassie, walang iba kundi ang barberong naggupit kay Leon. Isa ka pa, maayos ang pakikitungo namin sa iyo, pero taksil ka pala. Akala ko'y kaibigan kita, ahas ka pala. Sigaw ni Leon sa lalaki. Magalpak naman ang tawa ang lalaki sa kanagturan. Kasalanan ko ba kung masyado kang utu-uto? Kunting paawa ko lamang at pagkukwento sa iyo ay pumigay na kayo. Sabi nga nila, kaibiganin ng iyong kaaway nang sa ganon ay kita ang kilos at ang ginagawa nito. Huwi ka ng lalaki at doon ay napailing naman si Leon. Yan ba ang plano ninyo? Kaya ba kayo nagpanggap? Sa totoo lamang ay nakakaawa kayo. Pero di ko dapat maramdaman yun dahil kayo mismo ay hindi naaawa sa mga biktima ninyo. Sambit ni Leon at doon ay nagsimula na ang dalawa sa paglalaban. Lumapit si Leon sa dalawang magkasintahan at doon ay nagtunggali ang mga ito. Kumbaga, dalawa laban sa isa ang sitwasyon ni Leon. Sa kabilang banda naman ay abala si Topher sa pakikipaglaban. Di pa man niya lubusang alam ang nakasulat sa loob ng libreta ngunit pikaalaman naman si Topher sa minana niya mula sa kanyang lolo Pedro na siyang ginagamit niya sa pakikipaglaban. Topher! Yoko! Biglang sigaw ni Kupra at kagad na sinunod ito ni Topher. Laking gulat ng binata nang biglang barilin ni Kupra ang isang aswang mula sa likuran nito na aatake sana sa kanya. Muntik na ako dun ah! Wika ng binata sa bipahid sa kanyang pawis. Dumadami sila. Anong gagawin natin? Tanong ni Kupra at dun ay nagtabi-tabi ang tatlong magkakaibigan. Mukhang talo tayo. Wika ni Topher. Hindi tayo padadaig. May Diyos tayo. Kaya di niya tayo pababayaan. Walang susuko. Wika pa ni Leon na punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Tama ka. Kung ito man ang huli nating laban, gusto ko lang sabihin sa inyo na masaya ako na nakasama ko kayo. Handa na akong mamaalam sa mundong ito.
basta maibalik ko lamang ang katahimikan at kapayapaan dito sa ating baryo. Wika ni Kupra at doon ipinaputukan nito ng kanyang barilang sinumang nilalang na sumusugod sa kanila. Ano ka ba? Siyempre hindi yun mangyayari. Tugon naman ni Leon na abala rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ganoon din si Tuper, abala din ito sa pakikipaglaban at inumpisa na nito ang pagbasa ng mga nilalaman ng libretang hawak niya. Doon inagulantang ang mga aswang at hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Mabilis na tinawag ng mga ito ang kanilang pinuno. Walang hiya, ang dami na nga nila nagtawag pa. Wika ni Kupra at nang pinaputok pa nito ang barili, napag-alaman ni Kupra na wala na palang bala ang kanyang baril. Doon na nga nakahanap ng tiyempo ang aswang na si Danilo at kagad na sinunggaban si Kupra. Sumigaw si Leon sa pagkakagulantang at lalapit na sana ito sa kaibigan ngunit bigla na lamang siyang dinaganan ng aswang na si Cassie. Samantalang si Tuper naman ay kaharap ang pinuno ng mga aswang at hindi nito alam kung sino ang uunahin niyang tulungan gayong nasa kapahamakan din ang kanyang sariling buhay. Abalang tatlo sa pakikipaglaban at sa pagligtas sa kani-kanilang mga buhay. Matalo niyo man kami sa ngayon, tandaan niyo, kailanman ay hindi mananaig sa kabutihan ng kasamaan. Tura ni Leon at doon ay nahampas nito si Cassie. Samantalang si Tuper naman, sa tulong ng libretang nasa kanyang pangangalaga, ay nagkumpisang lumakas ang kakayahan ng binata. Sa kabilang banda, si Kupra ay sugatan at nag-aagaw buhay na sa kamay ni Danilo. Para bang anumang oras ay madadaig na siya ng aswang na yon. At sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang dumating ang mga kabaryo nila. Bitbit ang kanilang mga balisong. Huwag tayong padadaig sa kadiliman. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Sigaw ng mga taong bayan at nag-umpisa ng mga ito sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Para namang nabuhay ng loob ang tatlong tagapagtanggol at doon ay nakangiti ang mga ito. Nang makahanap ng tiyempo si Leon ay agad nitong tinulungan si Kupra. Lalaban tayo hanggang dulo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Kupra sa kaibigan at tinulungan ito ni Leon na makatayo. Tuper, dalhin mo na sa baryo si Kupra. Malubhan ang mga sugat na kanyang nata mo. Wika ni Leon ngunit maring umiling si Kupra. Huwag pare, dito lamang ako hanggang dulo nitong ating pakikipaglaban. Wika pa ni Kupra at doon nga isinuot nito perang kanyang anting-anting kay Kupra. Kung ganon, kailangan mo ng proteksyon. Walang dapat mamaalam kahit ni isa sa atin. Ang laban ng isa ay laban ng lahat. Umiiyak ring wika ni Tuper at doon ay nakikipaglaban na ang mga ito. Abalang lahat sa pakikipaglaban at sa gitna ng labanan ay bigla na lamang nabihag ng pinuno ng mga aswang si Tuper at doon ay natigilan ang lahat. Leon, pagmasdan mo kung paano ko kitilan ng buhay ang apo ng iyong matalik na kaibigan. Wika ng pinuno at doon ay nanlaki ang mga mata ni Leon. Sumigaw nang sumigaw si Leon ang dukuti na ng pinuno ang puso ni Tuper at bigla na lamang dumiwanag si Tuper at doon ay tumalansik ang pinuno. Pinuno! Sigaw ng mga aswang at pagalis ng liwanag, doon ay nakita ng mga ito ang pinuno na may saksak sa pusong bahagi nito. Anong nangyari? Gulantang natanong ni Leon at ng iba pang nakasaksi sa pangyayari. Nakangiting lumapit si Tuper kay Leon at niyakap ito ng mahigpit. Iniligtas ako ng libretang hawak ko. Wika ni Tuper na may ngiti sa kanyang labi. Hindi naman makapaniwala ang mga aswang nung makita nilang duguan ng kanilang pinuno na nakahawak pa sa kanyang dibdib. Anong nangyari ito? Galit na wika ng mga ito sabay alalay sa kanilang pinuno. Tugisin ang pumaslang sa ating pinuno! Wika ni Danilo at galit na galit itong tinuro si Tuper. Kaagad naman ang pinrotektahan ni Leon ang kanyang mga kasama. Nabubuhay pa ako at hanggat nabubuhay ako, hindi makadadampi ang inyong mga kamay sa binatang ito. Galit na wika ni Leon. Kaya ko naman pong lumaban. Wika rin ni Tuper. Ako ang mas nakakatanda kaya ako dapat ang poprotekta sa iyo. Ano na lamang ang sasabihin ng iyong lolo Pedro kung sakaling nabubuhay pa siya
at nakikita na ikaw ang nagtatanggol sa akin na imbis na ako. Hayaan mo akong tapusin ang laban na aking sinimulan matagal ng panahon ng nakakalipas. Maring tura ni Leon. Doon ay nagsimula ang labanan ng bawat isa at tila ba ayaw magpatalo sa labanan yon. Tila walang padadaing sa bawat grupo ng mga ito. Sumiklab ang matugong labanan laban sa mga tao at mga nilalang ng kadiliman. Walang gustong magpatalo sa kanilang lahat, lalo na't mayroon nang nawala ng buhay sa pagiging abala ni Leon. Sa pakikipaglaban ay hindi nito na malaya na nahihirapan na ang kaibigan niyang si Kupra. Duguan ito at marami ng galos ang kanyang katawan. Gayunpaman, kahit na nahihirapan na si Kupra, ay hindi nito tinawag ang atensyon ng kanyang kaibigan na si Leon o kahit na si Tuperman lamang. Kahit na duguan ito at sugatan, ay nakikipaglaban pa rin ito sa mga aswang. Ilang sandali ang lumipas na bigla na lamang bumaling ang asubangan sila Danilo kay Kupra at doon ay sinunggaban niya ito. Doon na nga'y pinagkakalmot ni Danilo ang mukha ni Kupra. Sa puntong iyon ay napansin ni Leon na kawawang kawawa na ang kanyang kaibigan. Kung kaya't kahit na marami siyang kalaban ay hindi ito nag-atubiling tulungan ng kanyang mahal na kaibigan. Kahit sugatan si Leon mula sa pakikipaglaban sa iba pang mga aswang at sa pagpoprotekta niya kay Tupera, ay hindi nito pinababayaan ang kaibigan niyang si Kupra. Agad-agad itong lumapit sa kaibigan na tinulungan. Inilagay niya ito sa kanyang likuran at doon nakipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Nakipaglaban din naman si Tupera sa mga yun ngunit hinahayaan ni Leon na makalayo ito sa kanyang tabi. Samantalang ang iba pang mga kabaryo nila Leon ay nakikipaglaban din na kapwa mga sugatan at wala na rin silang gamit na kahit na anong anting-anting o panlaban lamang sa mga aswang. Tanging ang kanilang daladala lamang ay ang kanilang mga sundang at kanilang determinasyon na manalo laban sa kasamaan. Kitang-kita ni Leon kung paano nakikipaglaban ang kanyang mga kababaryo para lamang may pagtanggol ang kanilang baryo. Alam ni Leon na sa puntong yon ay nahihirapan ang mga ito, ngunit ni isang salita ay wala siyang narinig sa mga ito at nakipaglaban pa rin ang mga ito sa nilalang ng mga kadiliman. Kita din naman ni Leon ang determinasyon ng kanyang mga kababaryo na lumalaban sa kadiliman. Marami na rin naman ang mga nilalang ng kadiliman ang napas lang ng kanilang mga kabaryo at ilan na lamang kalaliyon ang may sugat at nakakatayo pang ilan at mas marami ang duguan sa kanilang mga kaaway. Gayon pa man ay iniisip ni Leon kung bakit nga ba kailangan na magkaroon ng ganoong labanan laban sa mga nilalang ng kadiliman at sa mga taong kagaya nila. Doon ay naglakas loob na magtanong sila yung kung bakit ganoon na lamang ang galit ng mga nilalang na yon. Doon ay natahimik ang bawat isa at natigil ang labanan. Ipinaliwanag lahat ni Danilo. Ikaw, Leon, ang nag-umpisa ng lahat. Ikaw ang dapat sisihin sa pangyayaring ito. At dinagdagan pa ng binata na si Tuper. Pinaslang niya ang aming pinuno. Wika ni Danilo at doon ay natigilan ng lahat. Napabaling ang atensyon ng mga kababaryo ni Leon sa kanya at hindi alam nila yung kung bakit ganun na lamang ang galit sa kanya ng mga nilalang na yon. Ano bang ginawa kong masama sa inyo at bakit ako na lamang ang sinisisi nyo sa lahat ng mga kasamaan na inyong ginagawa? Tanong ni Leon at doon ngay tumayo si Cassie at nagsalita. Natatandaan mo ba nang paslangin mo ang aking mga magulang ngunit hindi mo sinisiguro na napaslang mo sila? At laking sisi mo dahil nabuhay mo pa sila. Bumabalik kami upang maghiganti. Wika ni Cassie at doon ay naging malinaw na ang lahat kay Leo. Alam niya nang tinutukoy ng dalagang aswang ay ang pangyayari ng mamatay ang kanyang misis doon. At sinabi ni Leo ng kanyang mga paliwanag. Kayo ang nag-umpisa, hindi ako. Natatandaan niyo pa ba na may pinaslang kayong babae at iyon ang aking asawa? Wala akong ginawang masama sa inyo. Sinabihan ko ang iyong mga magulang na tantanan ang pag-aasik ng lagim sa aming baryo, ngunit hindi sila nakinig. Mabuti na nga at nabuhay pa sila sa aking ginawa. Ngunit kung tutuusin ay dapat na magpasalamat pa sila, hindi yung ganito. Nag-aasik kayo ng lagim sa lahat. Sambit ni Leon at doon ay natigilan naman ang lahat. Galit na galit si Danilo na sinakal nito si Leon. Hindi lumalaban ang lalaki at doon ay nagtataka naman si Danilo. Bakit hindi ka lumalaban? Nagtatakang tanong ng barberong si Danilo, ngunit ngumiti lamang si Leon
at sinabi ang mga katagang, "Kung ang buhay ko ang kapalit para matapos na ang kaguluhan nito, ay handa akong ibuwis ang aking buhay para lamang sa aking mga kabaryo." Uwi ka ni Leon at doon ay napapikit si Danilo. "Huwag mong gawin yan, Leon!" sigaw ni Kupra sa kaibigan. "Hindi, Kupra. Kung ang buhay ko ang kapalit para sa katahimikan ay handa kong iali ito, maibalik lamang sa katahimikan ng ating baryo nang hindi na dumalak pa ang pulang likido." Uwi ka ni Leon at doon ay napahagulgol ng iyak ang mga kababaryo nito. "Paslangin nyo na lamang kaming lahat!" Sabat naman nito, Per, at doon ay sumiklab na namang muli ang labanan. Walang nagawa si Leon kundi ang lumaban na lamang at kitang-kita niya na hindi pa dadaig ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman ay iniisa sa kanila at sa kanilang mga kalaban ay ayaw padaig, kung kaya tinawakan ni Leon ang isang sundang at inilapat iyon sa kanyang leeg. "Tumigil kayong lahat! Ako na mismo ang kikitil sa aking buhay para lamang matigil ang kaguluhan!" Wika ni Leon. Tumigil naman ang lahat. Iyak ng iyak si Tuper at bumaling kay Leon. "Kung papaslangin mo ang iyong sarili, pasasaan pa't nakikipaglaban kami para lamang sa iyo? Hindi mo ba nakikita ang determinasyon naming lahat? Wala lamang mamatay dito sa atin. Sabay-sabay tayong lalaban upang makamit natin ang ating katahimikan at kapayapaan. Kung papaslangin mo ang iyong sarili, para mo na kaming pinaslang." Uwi ka ni Tuper at doon ay naiyak na lamang si Leon. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin sa puntong yon, kaya't pumikit at nagdasal na lamang sa Panginoon si Leon at doon ay naliwanagan ang isipan nito. Dinampot nito ang sundang at muling lumapit sa mga aswang. Doon ay pinugutan niya ng ulo ang pinuno ng mga ito, saka ito nagsalita. "Nakikita niyo ba ang ulo nito? Ito ang tanda na talo na kayo." Uwi ka ni Leon at doon ay napahagulgol lang lahat ng mga ito nang makita ang pugot na ulo ng kanilang pinuno. Ni isang salita ay wala silang narinig. Nagulat ang lahat sa ginawang iyon ni Leon at nagtataka kung bakit umalis ang mga kaaway nila nang gawin ni Leon ang mga bagay na yon. "Bakit mo ginawa ang bagay na yon?" tanong kaagad nito perke Leon. "Ang ulo ng pinuno nila ay tanda na panalo na tayo sa laban. Sana'y kanino ko pag ginawa yon nang sa ganun ay wala nang tumanak pa na dugo. Sa sinuunang panahon kapag ang pinuno ay napaslang ng mga kalaban, yun na ang kanilang katapusan." Uwi ka ni Leon at doon ay napatango naman si Tuper. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay kagad na tinulungan nila ang iba pang mga sugatan at dinala sa tahanan ni Leon. Doon ay inumpisa ni Leon na gamutin ang mga sugatan nilang kasamahan, lalo na si Kupra. Samantalang si Tuper naman ay ginamit ang kanyang kakayahan na minana niya pa sa kanyang mga ninuno at sa kanyang lolo Pedro upang tulungan si Leon na gamutin ang kanilang iba pang mga kabaryo. Ang araw na yon ay napuno ng pakikipaglaban at pakikipaghimagsikan sa mga nilalang ng kadiliman. Hindi man inaasahan nila Leon, Tuper at Kupra na tutulong sa kanila ang mga taga-baryo nila, ngunit laking pasasalamat nila dahil sa pagtulong ng kanilang mga kababaryo. Sa tulong ng pagkakaisa, pagtutulungan at determinasyon ng bawat isa sa kanila na manaiglaban sa kadiliman, ay nakuha nila ang kanilang katahimikan at kapayapaan. Buhat ng araw na yon ay hindi na muling nagpakita pa ang mga nilalang na yon sa kanilang baryo. Naging maayos na rin ang kanilang baryo at nabalik na sa katahimikan at kapayapaan ng kanilang lugar. Mas lalo pa naging matibay ang samahan ng bawat isa sa kanila dahil sa pangyayaring yon, napatunayan ng bawat isa na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ay mananaig sila sa anumang hamon ng buhay. Sa huli, nanaig sila Leon laban sa kasamaan. Naging matibay ang samahan ng pagkakaibigan ni Leon at Kupra, samantalang si Tuper naman, matapos ang labanan na yon, ay bumalik na ito sa kanyang baryo at doon ay pinagpatuloy nito ang kanyang panggagamot na minana pa sa kanyang lolo Pedro. Pinagpatuloy din ito pero ang pag-aaral ng kanyang bagong hawak na libreta. Sa huli at dulo ng kwentong ito ay nanaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Ang aral na matututunan sa kwentong ito ng pagkakaisa at pagtutulungan ay matibay na sandata laban sa hamon ng buhay.
Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.